na ba yan? Okay. Okay. Ready. Woohoo! So excited. Ito na nga. Ito na nga. Ito na nga. Sobrang tuwa ko yung araw kasi ito na ang aking first big order. Kahit hindi naman yung sobrang big. 30 pieces shirt ang gagawin ko ngayon, siguro hanggang bukas. Oh, teka lang. Excited? Excited? Mas excited pa sa akin. Gusto niya ipakita ako na agad eh. Oh, excited ka ba? Orang ewan. Mas excited pa sa akin eh. Si mama oh. Yung mama ko excited pa sa akin. Mas excited pa sa akin pakita sa inyo. Ako nga, buwelo pa lang eh. Ilalabas na agad eh. Ito. 15 dry fit shirts, 15 pieces na yellow, and 15 pieces na blue. Yan! Woo! First big order of the year. Hindi pala, kasi starting pa lang talaga this year. Okay, ngayon, simulan natin. Ito na. So yun na nga, ayun, sabi excitedly. Winabuelo ko pa lang eh. Sakto pa pala yung lalagyan, ano? Yela, tas blue talaga. Ayan, oh. Ayan. Yan ang ano, ating gagawin. Ngayon, nakapag-set up na ako ng mga templates. So, ito siya. Ayan. Ayan. Ito sa, ano to? Ito sa yellow shirt. Ayan. Ito sa likod. Tas numbers. Sample numbers. Ayan. Sa likod to. Ayan siya. Ayan. Simulan na natin i-cut muna. Mag-test cut muna tayo ng numbers. Numbers 1 to 12. Una yung ating shirt ay blue. So white ang una kong i-cut. Okay, na-set up ko na sa computer yung design. At hindi ko pa pala nilalagay yung wala kami maraming stock nito, kaya ayan si mama. Tumakbo pa siya kanina dun sa bilihan ng mga vinyl para magawa tong project na to. Biro. Ooh, agad siya eh. Test cut natin siya. Okay, tulo-tulo lang. Ayan. Itong post. Ang bilis lang, hindi natin abutan ha. Yun o. Ito ba yan? Yun o. Yun, nag-cut siya to. Yan na yung sisinagan. Rectangle. Perfect rectangle. Yan na. Yung setup kung mas malaki na isang cut na lang dapat lahat eh ayaw gumana. Hindi ko mag-gets cut gano'n. Yung mga nakakaalam dyan, bakit gano'n? Yung size ko sa papel ko is 19.7 plus 75 mga gano'n lang. Is itong ano eh, 30 inches. So sakto lang siya dapat. Bakit gano'n? Pagka single-single, pero pag yung format ko na ganyan, na mahaba, na isang buhuran, is ayaw niya. Nagsasobra siya na ganyan lagi. Hindi nagaganyan. So, siguro ganun na lang muna, mano-mano na lang. Sa isang cut muna. So, yun. Mano-mano na lang muna. Hindi ko mag-gets kung bakit gano'n. So, sa mga nakakaalam dyan kung anong problema, may problema ba dun sa ginawa kong sizing? Kasi pag one line lang, okay siya. Pero pag yung katulad ng format na ganyan na ginawa ko, hindi siya nagka-cut. Lumalagpas tong pattern niya. Dito sa ano, parang ano, eksakto naman yung sukat ko. Pero yan, pag single line, sakto pa rin. Ayan. Hindi naman siya lumalagpas sa edge. Diba? Hindi lang mag-edge. Ayaw niya ng pahaba. Isang line lang, puro pa ganun. Thank you.
mukha lang mabilis sa time-lapse, pero panigurado. Nangataka. Time-lapse nga, mabilis talaga yun. Yan, habang naghihintay mga katong uli, isa-isahin ko na i-tuklapin to. Medyo marami-rami pa pala itong tutuklapin ko. Dapat pala kanina ko pag ginawa. Nag-enjoy ako panoorin yung pagkape. Wala sa isip kung dapat itong tinutuklap ko na habang waiting. Nag-umpisa tayo ng 5 p.m. At tapos tayo ng 10 p.m. Not bad. Okay na rin. 5 hours. Na kasama na yung pag-set up, kasama na yung pag-cut and pag-tuklap. Bukas ng umaga or hapon ulit siguro, i-press ko na siya. Kasi ngayon, syempre, papahinga naman muna ako. At papahinga naman muna kami at pati si nila mama at yung kapatid ko overtime din sa ginagawa ko. So yung pinuputol ko na siguro yung pagkasalita ko dun kanina, napaka walang gana, walang buhay, parang antok na antok na talaga. Parang ngayon nagising na ako. Sa ngayon, mas gusto kong sa customer na gagaling yung mga t-shirts na gagamitin. Syempre malaki ang puhulan sa damit, hindi pa kaya ng budget, yun ang number one reason din. Hindi ko pa kayang maglabas ng ng ganong kalaking pera para magpondo na bumili ng maraming stock ng damit, ng sizes, yun. Kailangan mong kumuha ng siguro at least 10 each size or 5 each size kung nag-uumpisa ka pa lang. Isipin mo, kunyari, from extra small to double XL, kailangan mo ng iba't ibang color pa. So, kaya mas gusto kong yung t-shirts, magagaling na lang muna sa customer sa ngayon. Siguro susunod pa yun. Medyo matagal-tagal pang panahon siguro. Pero darating din tayo doon. Kasi syempre, yung puhunan mo doon, bibili ka ng isang color pa lang ng damit. From extra small to double XL, sabihin na natin hanggang XL lang. Ilan yung bibilin mo? Extra small, small, medium, large, XL. Kanyari, bibili kang taglilima, 25 pieces na damit. One color pa lang yun. E yung iba, violet, red, blue. Kaya magsukanda kung anong gusto nilang kulay, kung anong gusto nilang size, sila na lang mag-provide sa ngayon. Pero sana, kakaroon din tayo niyan na meron tayong available para ipakita sa kanila, ipahawak sa kanila kung okay ba sa kanila yung quality ng damit, kung yung mga sizes, lahat available. Yun, yun kasi ang mahirap, yung availability ng size at color. Ito na, i-press na natin to, matay lang to. At ang bagong gising, oh. So yun, time check ngayon ay 7 a.m. Nandito na kami agad para mag-testing, ay para mag-press, ay ngayon nandito na tayo ulit para mag-press na natin ito, transfer na natin yung mga pinagagawa natin kagabi para mailagay na sa t-shirt. Pero sa ngayon, mag-testing muna tayo ng isang t-shirt para masigurado na okay ang lahat. Gumawa na ako ng pang-test. Ayan, isang harap. Ang halos same size nung dalawang front design. Ito rin, same height nung back numbers. Ayan. At habang nag-set up, pinainit ko na rin itong heat press para tuloy-tuloy. So yung bago magsimula, dapat lagi kayong may parang sacrifice t-shirt para pag-testingan.
ayun siguro yung tinatawag na warm gear. Medyo hindi siya yung pagka-pop tanggal. Parang ayun nga, warm. Yan yung iba nakalagay, warm or hot. Mas 5 seconds. Pag 2, another 10 seconds. Okay. Boom. Ito na ang ating test shoot. Maganda yung result niya. Ayun, kung napansin niyo yung una, pagkatapos niya i-press, hindi niyo kagad siya i-feel. So warm feel siya, hindi siya yung sobrang cold, hindi siya yung pagkaangat ng heat tatanggalin agad. Yun kasi yung unang napansin ko, kasi yung mga dating una kong ginawa, nung kinold feel ko, kasi sabi nila dun sa pinagbilan namin, cold feel. Nung cold feel, pinalamig ko ng sobra, ayaw matanggal, parang kumapit na sa damit, pati yung parang yung protection sheet niya. Nung hot feel naman, yung pagkaangat na pagkaangat ng press, sinubukan ko yung hot feel. Pag feel kong ganun, sumama pati yung design. So ngayon, ayan, mukhang ayun nga tamang procedure. Mga 20 to 30 seconds cool down time, tapos tsaka yung second press. Pero kung okay na kayo dun sa first press, kung gusto nyo ng matte finish, okay na yon. Kung gusto nyo naman ng glossy finish, another 5 to 15 seconds. Pero ginagawa ko na lang 10 seconds para in between ng 5 to 15 seconds para lumabas yung glossy finish nyo. Yun doon lang. Hindi gaya yung isa. Yung isang klase lang. Ina, sinira. Ano na? Palitan mo yan, kuya. Palitan mo yan. Emperya sa labas. Ano naman ginawa sa harapan namin? Tanggal na butya. Ay, tuloy na lang natin to. Huwag natin itindihin nyo. Kailangan natin tapusin to. Nakita lang natin yung mga natapos. Tapos din tumakas. Yes. With my ano assistant. So yun, natapos na yung 30 shirts. Sana mayroon pang kasunod. Ito na ang simula. Mayroon ng isa. Nagkaroon na ng isang ano. Karoon na ng isang big order. Ano sinasabi po? Sana may mga magtiwala pa sa amin. Marami pang magtiwala.
Yan. Kita nyo naman yung quality yan. Kaya sinusoom in ko, pinapakita ko ng malapitan. May stretch yan. Kaya pinapakita ko kung paano gawin, kung gano'ng kakomplikado rin gawin. Para time check tayo. 11 AM. Nagsimula tayo ng mga around 8 na siguro. Kasi mga 7 to 8 eh. Ay nag-cut, nag-press pa ulit pa ako ng isa na pang-testing dun sa una. So after ng testing, ito na. Pinunatan na natin itong mga to. 30 pieces. Tapos na. In just 3 hours. Siguro mga 2 hours lang sana kung hindi lang nagkaroon ng aberya. Pati yung sa labas. Dahil first time. Tsaka nga pala, okay na rin pala yun. Kasi back to back siya, di ba? Back to back yun eh. Saan ka ba? Ayun ma. Kasi back to back siya. Pero kung front lang, mabilis lang yun. Siguro mga isa't kalahating oras lang. Tapos na lahat yan. Eh, syempre, times 2 yung oras kasi pati yung likod. Tama? Tama. Tama. Tama pala eh. So, ayun lang. Dito ka natatapusin. Nakakapagod pala. Pero okay lang. Masaya naman. Masayang masaya. Ayan sila. Paulit-ulit na naman ako pinapakita. Oh. My first big ore. Big na yun. Yan, para sa akin. Para sa akin, big na yung 30 pieces. Ay, starting pa lang. Okay na yun. At least meron na tayong kumbaga sa start up. Yun, para meron tayong starter. Yan. Meron ng sumiklab na yung apoy. Yeah. Pinaliyad na natin yung apoy. So, sana tuloy-tuloy na at hindi na matipil. Meron pa mga kasunod na dumating. Marami na nag-inquire. May mga bagong services pang parating na pag-aaralan ko pa. Yan, palipat-lipat dito, no? Hindi ako pakali. Kasi sobrang saya ka na naman. So yun na, mag-open na kami. 3 hours din halos kami sarado. Dahil, yun nga. Sana nasira kanina pa rin bukas namin. Kasi nasira pa yung trapal namin malupit dyan. Na-ice pa nila, sinira ng jeep eh. Baka lupit. Ayun lang. Maraming salamat sa panunood nyo. Kung natapos kayo dito, hanggang dulo. Maraming salamat sa inyo. Yun. Subaybayan lang natin kung ano pang mangyayari sa mga susunod, kung ano pang mga kayang gawin, mga magagawa pa, mga susunod pang paulit-ulit lang, parang iniiba-iba ko lang yung term, pero yun lang din yung lahat. Paano pa mga kasunod na mangyayari. So, bye-bye!